Kamay ko kakatakbo ng itim na ako. Anyway guys, musta kayong lahat? Dito na naman ako ng oras na ngayon, alas 3. Tatawa ako kay Lola eh. Ito, nagpabili ng baril. Eh kasi marami na naggano dito na bibisita kay Lola. Ngayon lahat na nagbibisita, pinabaril ko ng ganyan. 37.2 ako. So, feeling ko, ako, security guard. So, bawat pupunta dito, chinecheck ko, binabaril ko na gano'n. Boom! Tapos, sasabihan ko, magmask, tsaka maghugas ng kamay bago lumapit kay Lola. Kasi nga, yun nga, yung hindi natin alam kung sino-sino yung mga nakakasalamuna ng mga tao, ng mga bisita ni Lola. So, para rin sa yun, sa security ng ating amo, di ba? So, yun. Kasi nung una eh, wala siyang pang-check. Ito lang pang-check niya dati, oh. Ito. Ayan. Ito, analog ba tawag dito? Thermometer? Yun. Ito lang pang, sa bibig. Kanam ilan ba yung yung temperature ko dito? Check nga natin. 37.2. Try nga natin dito. 36.3. So mas mababa dito. Hmm, 36.9 ngayon. Ilayo natin yan. 36.5. So, ilapit natin. 37.2. So, palagay ko, tsaka sabi rin ng, expert. Kasi ito, mas accurate to kasi, siya, na direct contact. Ito naman, hindi siya gaanong accurate kasi nga, infrared lang siya. Yan. 37, iba-iba. Ito lang pang naman kasi just in case lang na may mataas na temperature, madidetect niya naman. Hindi naman gaanong accurate, pero at least na check, 'di ba? Hindi na kailangan yung katulad dito, mag-isa lang yung thermometer dito. Kung lima yung bisita di limang beses mo hugasan ito. 'Di ba? So ito binili ni Lola. Ano pala to? Magkano na kasi ito? 250 shekel o nasa 3,000 plus 3,500 mga ganun sa Pilipinas. Ito lang ha. Dito na tayo sa labas. At pinalabas na naman tayo ni Lola. So, yun. So, ang topic natin ngayon ay yung yung trending kahapon. Actually, na sa balita dito sa Israel, yung mga Pilipino na TikTok sa kanilang mga trabaho. Napansin siguro ng mga citizen dito. Pangit yung naging comment nila sa atin. So yun na ang dito is yung privacy ng ating mga amo o ating mga employer dito kasi ang naalala ko noon nung nandun siguro mga 4 years o 3 years ago na nasa Jerusalem ako, may binigay sa akin na leaflet yung agency. Ang nakasulat doon na kailangan mag-ingat yung mga employee din na sa pagbibigay ng impormasyon ng inyong mga employer. Yung employee nga, yung mga caregiver ha, mostly. Kasi katulad ng pagbibigay ng telepono ng amo, pagbibigay ng address ng amo, tapos yung pag
pagkukuha ng picture, pagkukuha ng videos, yan. At saka yung ano, yung pagkukuha ng pagre-record ng audio o yung voice tape, voice recorder, ganon. Yun, nabasa ko yun. Eh kaso hinahanap ko kanina eh sa bahay. Hindi ko na makita para sana may ipakita ko sa inyo na merong law dito sa Israel na yun nga yung privacy law nila na pinoprotektahan nila yung mga privacy din ng mga employers dito, lalo na yung mga matatanda, lalo na yung walang, hindi na masyadong matanda na, tapos hindi na ganong nag-work yung utak nila, di ba? So yun, na yun ang inano sa akin. Tapos ngayon, eh nabalita ngayon, na trending ngayon na balita dito, lalo na sa mga Filipino group dito sa Israel, yung ano, yung TikTok na ano, ginawa nila. So ay panoorin natin. So parang pinapasayaw niya siguro itong si Lola na mahina na, nakaupo, tapos binidyohan niya, tapos nilagyan na yung sound. Yun, tapos nakasulat, Santa Smile, sabi niya gano'n. Mostly naman sila ay nagsasayaw. Sa tingin ko, wala naman masama sa pagsasayaw. Yun nga lang, nabasa ko sa isang article dito sa, ano, sa Israel, eh parang kung sa atin, eh wala naman masama. Pero sa ibang tao, di ba? Pare, caregiver kayo, wala naman masama sa intention nyo sa matanda. Pero sa ibang tao, pwedeng mag-iba yung pananaw ng ibang tao. So, mag-ingat-ingat tayo doon. Katulad doon si ate, yung sa unang video, kung sa tutusin talagang ano exaggerated yung ginawa niya. Ito po, disclaimer lang. Gusto ko lang pong maging fair sa comment ko na to. Kasi kung si ate, masyadong sexy yung ano, yung galagalawan niya, naka-shorts pa siya, tapos sexy pa yung ano niya, yung kembot niya, o tapos yung sound niya, mayroon pang ganun. E sa ibang tao, pangit yung tingin nila. Ganun na rin nun sa isang video. Lalo na pa, walang ano, walang nakaupo lang yung matanda, tapos tumitingin. Iisipin ng ibang tao na parang hindi, walang kamalay-malay yung amo natin, yung matatanda, na ginagawa niyo sa kanila yung mga ganun na ano, na mga ganun na pagsasayaw. Si kuya ganun din, wala nang, sa tingin ko kay kuya wala namang gaano eh, pero itong si ate medyo pa-sexy kasi, kaya yun lang ang comment ko, ha, kasi hindi ako galit kay ate, hindi ko siya kilala, hindi ko rin kakilala si kuya, yung si kabayan. Pero sabihin na natin alam ng mga kamag-anak, ng mga matatanda na inaalagaan ninyo. Sabihin na natin na alam nila na meron kayong permiso sa pagbibideo sa kanila. Pero sa tingin nyo ba yung ibang tao na mga citizen dito o yung mga kaibigan, no, mga kaibigan ng mga relatives ng mga amo ninyo, anak ng amo ninyo, makikita yon? Ano sa tingin nyo yung maiisipin nila? Pwede nilang pag-usapan yung matanda, pwede nilang pag-usapan yung ano, siyempre meron din ano yan, privacy yung mga matatanda, meron din yung dignity nila na sisira, siyempre yung para silang na ano yung pagkatao nila, na bumababa yung pagkatao nila, kasi at katulad dun sa isang video na parang nagsumasayo ng sexy, parang inaakit yung matanda, parang ganoon, hindi ko alam yung intention niya doon. Pero sana ako minsan mag-ingat din tayo sa mga pinupost natin na video. Nabasa ko din sa article na meron silang law dito, yung privacy law, na kung na ano mo yun, pwede kang mapulong hanggang sa 5 years imprisonment. Tapos ang sabi pa doon na parang walang alam daw yung amo na nakaupo lang, walang alam, hindi alam kung ano nangyayari, sinasayawan siya na ganun. Yung bang pwedeng maging negative, pwede nilang i-twist yung ano, yung video, pwede nilang gawin na double meaning yun. Kumbaga, kung sa inyo magandang intention yun sa pagsayaw, siguro mas maganda yung sarili nyo na lang ang videohan ninyo, kasi mga OFW lang tayo dito, mga foreigner tayo dito.
eh, anytime pwede tayo makulong, pwede tayo mapa-deport sa Pilipinas. So kawawa naman yung mga kapamilya natin na sinusuportahan natin sa Pilipinas, di ba? So yun guys, yun lang ang comment ko. Katulad ako, vlogger ako, nagbablog ako. Meron din na subscriber natin na nagtatanong kung bakit hindi ko daw sinasama si Lola sa aking mga video. Yun nga, yun na rin nga kasi yung iniisip ko. Kasi yung privacy, meron silang kanya-kanyang privacy. Merong hindi mo maiiwasan na pwede nilang i-twist yung mga ano. Kaya ako lang ang magbibideo sa sarili ko kung ano lang ginagawa ko, kung anong mga hobbies ko, ano-ano pa, yung tungkol dito sa Israel. So yun guys, sana maging aral sa inyo to, sa mga susunod pa na caregiver, sa mga nakakapanood nito. Hindi lang dito siguro sa Israel, pati na rin sa ano, sa ibang bansa na mga OFW na nagtatrabaho. So yun guys, so ingat-ingat lang tayo sa mga pagpo-post natin, lalo na sa social media. Sana maging aral to sa lahat sa atin, ang mga OFW. At kay kabayan na si ate at si kuya, sana maging okay kayo, at sana maging aral na rin sa atin lahat itong mga nangyari. So yun lang guys, dito ko natatapusin. Maraming salamat ulit sa panonood. Mula po dito sa Israel, Orlewin, Litraot. Bye!